Kahit matagal na pong nangyari ang paghiwalay ni na Kim Chu at Zian Lim, nanghihingi pa rin po kayo ng mga impormasyon kung paano ba naganap ang lahat. Sinabi ni Zian Lim na tapusin na natin ang relasyong ito. Total naman, hindi rin naman ako gusto ng pamilya. Let's go! Na pong nangyari ang paghiwalay ni na Kim Chu at Zian Lim, nanghihingi pa rin po kayo ng mga impormasyon kung paano ba naganap ang lahat. Yes. Ang unang-unang kwentong lumabas ay si Zian ang nagtapos sa kanilang relasyon. Oh. Diba? Siya ang tumapos. Oh. Akala ka ba mutual decision ito? Yun na nga. Yun naman ang sinasabi ng kampo naman ni Kim Chu. Oh. Ang sabi, hindi raw po pwede na si Zian lang ang magdesisyon. Mutual daw yun. Oh. Yun ang sabi nila. Pero ang kwento nga, diba? Ayon na rin kayo OG Diaz, diba? Ayon sa kanyang source, nagpaluto pa ng steak, diba? Okay. At habang kumakain sila, ay sinabi ni Zian Lim na, tapusin na natin ang relasyong ito. Total naman, hindi rin naman ako gusto ng pamilya mo. Ganon? Agad-agad? Oo, ganon. Parang napakasakit naman yun. Sobrang sakit nun. Sobrang sakit nun. Pero after 12 years, at saka nalaman ni Zian na ayaw sa kanya ng pamilya ni Kim, ang tagal. Ano to? Pansamantalang huminto, ang oras, ang araw, ang buwan at taon, saka lang niya naramdaman na ayaw sa kanya ng pamilya ni Kim. O ginawa niya na lang dahilan ito para pwede matapos ang relasyon. Dahil kung talagang sinusuri niya ang kanilang relasyon ni Kim, malalaman niya na bukod sa pamilya, ayaw din ang mga tagahanga ni Kim sa kanya. Diba? Perfect! Oh, oh. So ano pa ba? Pero bakit yun ang pinuntirya niya na ayaw sa kanya? Dapat diba na kung ikaw, mahal mo ang isang tao, kahit na ayaw ka lang nakapaligid sa kanya, basta gusto mo siya. Kitaglalaban mo. Yun dapat. At dapat sa isang relasyon, kunwari, karelasyon kita o ikaw, dapat lahat ng mga mahal mo sa buhay, mamahalin ko rin. Ganun yung respetuhan niyan, di ba? So, ano masasabi mo sa nangyaring ito? Di ba, para bang pag sabihin mo, di ba, yung isang babae, di ba, pag kami anak siya, pag gusto mo yung babae, pati yung anak niya, mamahalin mo. Tama. Extension ang tawag sa ganun. Kaya itong kay Sidian, parang hindi naman maganda yung mga sinasabi niyang ganyan. Parang si Kim lang ang kanyang mahal. O baka nga, ang pinakamatindi, baka sarili lang niya ang mahal. Ay, ayun na. Yan ang lumalabas na talaga sa kwento, na talagang sarili niya lang ang iniisip niya. Alam mo, may alam akong kwentong ganyan. Actress po ito. Ito din ang nangyari. Ang karelasyon niya ay isang kilalang politiko. Mm. Matagal na sila na magkarelasyon at may anak pa nga. Ay. May anak pa. Isang araw, nag-usap sila, magkita tayo sa ganitong araw, sa ganitong restaurant ng ganitong oras. Mm-hmm. So, parang Kim at Zian, last dinner, last supper. Parang ganon. Nung nag-uusap na sila, kwentuhan, yung politiko ang nagsabi doon sa actress na tapusin na natin ang relasyon ito. Ay. Natural yung actress. Hindi niya malaman ang gagawin. Hindi niya alam kung iiyak ba siya, hahagulgol, ano ba ang kanya nga? Matutuwa siya, di ba? Bakit siya matutuwa? Hindi siya ibig sabihin kasi, di ba, matutuwa siya sa ginawa ng lalaki. Bakit siya matutuwa sa paghiwalay? Matutuwa sa paghiwalay? Hindi, kasi ibig sabihin, siyempre yung actress, baka may ibang ano kaya. May insinuasyon. May insinuasyon. Okay, may dahilan. May dahilan. Pagkakataon na ito, ganon. So, anong nangyari, nung gabi ring yun, naghiwalay yung kilalang politiko at saka yung actress. Kilalang actress ito, ah. Nung bumababa na sila doon sa lugar kung saan sila kumain, parang walang ulo daw siya na bumababa, sabi ng babae. Nakauwi siya nang hindi niya nalalaman. Parang nakalutang siya. Kasi nga naman, di ba? Ikaw ang sinabihan ng boyfriend mo. At saka iba kasi yung pakiramdam na yung lalaki ang nagbe-break sa'yo. Ayun, tama. Napakasakit nun. Todo-todo yon. Yung sakit na yon. Ang initials ng babae, AM. AM. Ayun, na nagtatype na sila. Pang umaga yon. AM. Pang umaga lang yun. Kasi pag panggabi, ano? Iba naman. Ano? Ano? Di ba panggabi, di ba, ano? PM ba yun? Oh, di ba? Pero alam mo yung PM na sinabi mo, P nga ang start nung, ang initials nung lalaki. Ayan. Ay! What the fuck? Pasok! Pasok ba yan? Alam mo ba kung ano yung apelyido niya? Parang ano mo yung parang Chinese mong pinito. Hindi. Basta nangyari yun sa kanila. Kaya parang naalala ko dahil dito sa sitwasyon ni Kim at ni Zian. Diba? Kaya nakakalungkot ano? Nakakalungkot dahil si Zian after 12 years at saka lang niya naramdaman na ayaw pala sa kanya ng pamilya ni Kim. Diba? Na parang siyang cowboy ano? Na takot sa kanyang mga kabayo. Diba? Alam mo, feeling ko lang nagdadahilan lang. Kasi diba si Kim may mga hugot na titigil lang ako kasi hindi na ako kinakausap. Diba? Yun yung sinasabi niya sa TV show na hindi siya nagpaparamdam. Hindi siya nakausap. At saka kapag mahal mo, hindi mo sasaktan.
kabataan. Ayun. Yun ang sabi niya, di ba? Alam mo, nakakalungkot na yung mga batang paslit, kapag takot sa multo, mauunawaan natin yan eh. Mga bata eh. Kasi laging sinasabi na matatanda, oh, kumain ka, matulog ka na maaga, kung di, kukunin ka ni Kamumu. Di ba? Si Bagomo, may multo. Pero yung may edad na, tapos takot ka pa rin sa sarili mong multo, mahirap ipaliwanag doon. Di ba? Na hindi mo kayang harapin ang problema at dadaanin mo sa ganyan. Oh. Di ba? Pero ano kaya talagang tunay na dahilan? Kasi panay-hearsay lang ito. Walang ano eh. May malalim yan. May malalim dahilan. Siguro malalim ito. Yan. Malalim na malalim yan. Pero kung gaano kalalim, ba't nagtagal nila 12 taon? Dahil kay Kim. Oo. Matiyaga. Matiyaga, mapagmahal. At siba sabi niya kapag nagmahal siya, todo ako, para wala akong magsisisihan. Oo, totoo yun. Nandiyan na rin lang. Sabi niya, ba't hindi mo pa ibibigay? Para kapag naghiwalay kayo, wala kang guilt na. Kasi hindi ko ibibigay. Hindi ko ginawa. Oh, yes, ang galing. Pero alam mo, nakakasama ng loob para sa mga tagahanga ni Kim, yung ginawa ni Zian, siya pa kalalaking tao ang nagsabi na tigilan na natin ito. At ang isinangkalan pa, tutal naman, ayaw sa akin. Pamilya. Ang pamilya mo. Dahil sa ginawa niya, lalong umayaw na talaga. Ikaw ba nung umpisa pa lang itong relasyon na ito, naniwala ka ba? Nung una, parang nagdududa ako. Ako hindi. Hindi ko pinaniwalaan ito nung una. Hindi mo niyakap talaga ang relasyon. Hindi, hindi talaga. Matagal na matagal. Nung nakikita ko ng nagpunta na sila sa iba-ibang bansa. Yan, magkasama na. At nagpapahayag na. Si Kim kasi nung una, hindi naman open din eh. Oh, correct. Diba? Maiyain. Eh, lalo naman yung Zian Lim. Ay, hindi mo naman maaasahan din na magka-cards on the table. Wala. Diba? Kaya, ang tagal ba po ito niyakap ng publiko? At totoo pala, anong masasabi mo kay Zian? Please talk to him. Ako to Zian, all you have to do is to dream. We should talk about your relation with Kim. If there is a... To talk about? Eh, tinapos na nga niya. If there is what happened behind. I know that there is a reason about that you are not loved the family of Kim. Baligtad eh. That you are hindi na yung pamilya ni Kim ang ano. At kay Kim naman, ano ang mensahe mo? To Kim naman, just go on, just move on about your relation with Sian. Sana dumating si Kim sa pagkakataon na. Kasi pag may hatred pa, may pagmamahal pa eh. Sana yung pagiging indifferent. Pag indifference na kasi ang namagitan, peace of mind, nakapag-move on. Correct. Tama, kahit ano pang bangget, kahit ano pa gawin mo, wala na. Move on na ako Tapos na ako dyan sa estado na yan, parang gano'n. At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go!